Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang horror drama film na pinamagatang Into the Dark, Dawn. Now sit back and enjoy the movie. Si Jennifer ay isa sa mga huling taong naiwan sa opisina noong Biyernes ng gabi. Sasakay siya ng eroplano papuntang New York para sa extended weekend upang makita ang dating kasintahan sa Valentine's Day, kaya sumulat siya sa kanya ng isang email. Ayaw niyang malate sa kanyang flight, kaya kumuha siya ng maraming candy at lumabas na ng opisina. Kasabay nito, ang lalaking si Guy ay naghahanda na ring umalis ng trabaho, at silang dalawa ay magkasabay na naghintay ng elevator. Sumakay si Jennifer sa 49th floor at sinamahan siya ni Guy sa 42nd floor. Nagsimula sa kanyang makipag-usap si Guy, at sumagot naman si Jennifer, ngunit tila hindi siya interesadong makipag-usap. Pinakita sa kanya ni Guy ang isang ukit sa dingding nang biglang huminto ang elevator. Sinubukan niyang pindutin ang mga elevator keys at alarm button, ngunit walang gumagana kahit meron namang kuryente sa elevator. Sinubukan ni Guy na buksan ang pinto, ngunit hindi rin ito gumana. Sinubukan nilang kumaway sa security camera ngunit wala ring sumasagot sa kanilang tawag. Ang masaklap pa, walang makuhang signal ang kanilang mga telepono dahil sila ay nasa pinakailalim na ng gusali. Nagtataka si Jennifer kung nasaan ang mga security at nag-aalala dahil mamimiss niya ang kanyang flight. Makalipas ang 15 minuto, sinubukan nilang humingi ng tulong at kinatok ng malakas ang pinto, ngunit walang nakakarinig sa kanila. Makalipas ang isang oras, na-realize ni Jennifer na hindi niya na maaabutan ang kanyang flight, at kahit nagbibiro si Guy upang gumaan ang kanyang pakiramdam, sinumpa niya lang ang mga bagay at ang lahat ng may kasalanan nito. Kalaunan, tuluyan na silang nagpakilala sa bawat isa, at nagpatuloy sa usapang sinimulan ni Guy sa oras na tumungtong sila sa elevator. Dahil si Jennifer ay wala ng tubig sa kanyang thermos, inalok siya ni Guy ng kanyang inumin, ngunit nagbiro sila na dapat nilang buksan ang wine na daladala ni Guy. Pareho nilang na-realize na meron silang mga bottle opener sa kanilang bag at pinagtawanan ito. Hindi nila binuksan ang wine ngunit tinanggap ni Jennifer ang kanyang tubig. Bilang consolation prize para sa kawalan ng aktwal na pagkain, binigyan ni Jennifer si Guy ng ilang candy. Sa palagay niya ay dapat nilang isave ang kanilang mga rasyon dahil maaari silang ma-stock sa elevator hanggang Martes. Makalipas ang 4 oras, naiihi na si Jennifer at pilit niya itong pinipigilan dahil nahihiya siyang gawin ito sa harap ni Guy. Sinabi ni Guy na pumunta siya sa sulok at gamitin ang kanyang coat, ngunit nang tumanggi si Jennifer, iminungkahi ni Guy na umihi siya sa kanyang thermos. Pinapikit siya ng dalaga at pinatakpan ang kanyang mga tenga. Nagsimula na rin kumanta si Guy at sa wakas ay nakaihi na rin ang dalaga. Pagkatapos nito, dinagdagan ni Jennifer ang mga guhit sa dingding. Kalaunan, naglaro na sila at nagsimulang mag-usap tungkol sa mga personal na bagay. Sinabi ni Guy na walang maghahanap sa kanya dahil masyado siyang obsessed sa kanyang trabaho, at sinabi ni Jennifer na pareho lang sila. Ipinahayag niya kay Guy na may gusto siyang sorpresahin sa New York, ngunit malamang ay ayaw nitong makipagkita sa kanya. Naisip ni Guy na oras na para buksan na nila ang wine at ibinigay ito sa dalaga. Maya-maya, busy sila sa pagguhit at naging mas malapit sa bawat isa. Inamin ni Guy na nakita niya na talaga noon si Jennifer sa office building, ngunit hindi niya lang ito ibinahagi dahil ayaw niyang magmukhang stalker at ayaw niya itong maging hindi komportable. Hindi ito minasama ng dalaga at sa katunayan ay tinawanan niya lang ito. Kalaunan, natapos na nila ang kanilang mga drawing at ipinakita ito sa isa't isa. Ang drawing ni Jennifer ay medyo nakakatawa, habang ang kay Guy naman ay medyo seryoso. Humingi ng paumanhin si Jennifer at kinuna ng picture ang drawing, at sinabing gagawin niya itong profile picture kung mabubuhay sila. Pagkatapos, nag-usap sila tungkol sa pagkain at dahil pareho silang nagugutom, pinakiusapan niya si Guy na ibahin ang usapan. Naglista sila ng iba't ibang mga topic at piniling pag-usapan ang tungkol sa pakikipagpalakpakan. Bumangon si Jennifer, iniharap ang kamera sa kanya, at nagtanong tungkol sa pinakakakaibang lugar kung saan siya dati nakipaglampungan. Medyo mahiyain si Guy kaya si Jennifer muna ang naunang mag-share ng kanyang kwento. Ikinuwento ni Jennifer ang tungkol sa isa sa kanyang mga ex-boyfriend noong college, at ang araw na ginawa nila ito sa library. Nang turn na ni Guy, ikinuwento niya ang tungkol sa isang sexing babae na merong gusto sa kanya noon, at ginawa naman nila ito habang nagmamaneho siya ng sasakyan. Hindi naging komportable si Guy dahil naa-arouse na siya kay Jennifer at kailangan niyang huminto. Humingi siya ng paumanhin sa dalaga, ngunit sinabihan siya ni Jennifer na okay lang ito.
Dahan-dahang lumapit si Guy sa kanya at pagkatapos nilang painitin ang loob ng elevator, sinabi ni Jennifer na gusto niyang makipagbalikan sa kanyang ex. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang pumunta sa New York upang ayusin ang mga bagay-bagay at ang kanilang relasyon. Inisip ni Jennifer na bagamat masaya ang kanilang naging pagtatagpo, dapat na maging casual lang ito dahil may nararamdaman pa siya sa kanyang ex. Sa tingin naman ni Guy, may koneksyon sa kanila ni Jennifer at hindi siya deserve ng kanyang ex. Nagalit si Jennifer dahil mahal niya pa rin ang kanyang ex at sinabihan si Guy na kapag nakalabas na sila ng elevator, babalik na sila sa kanilang magkakahiwalay na buhay. Patuloy na pinagpipilitan ni Guy na meant to be sila ni Jennifer at nagsimulang umiyak dahil naramdaman niyang wala pa rin siyang halaga kahit na magkasama silang nakulong sa isang lugar. Biglang may nagbago sa kanya at naramdaman naman ito ni Jennifer. Sinimulang sabihin ni Guy ang katotohanan sa kung sino talaga siya. Nagsinungaling siya tungkol sa kung saan siya nagtatrabaho at sa kanyang tunay na pangalan. Sinabi ni Guy na hindi niya lang napansin si Jennifer, ngunit nakikita niya ito araw-araw sa trabaho. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang mga security photos ni Jennifer, at sinabi ang petsa at oras kung kailan ito nangyari. Meron din siyang video nang pumasok siya sa elevator ng gabing yun, at nagsimula nang matakot si Jennifer. Pinaalam niya sa kanya na isa talaga siyang security guard ng gusali, at nagalit ng ipaliwanag na walang nakakapansin sa mga taong katulad niya. Ni hindi nga siya nakilala ni Jennifer kahit sa front desk siya nagtatrabaho. Sa palagay ni Guy ay mas kilala niya si Jennifer kaysa sa kanyang ex at sinabing plinano niya ang lahat para sa gabing ito. Pagkatapos, kumuha siya ng susi at binuksan ang elevator. Hindi makapaniwala si Jennifer sa ginawa sa kanya ni Guy, kaya sinabi niyang tatawag siya ng pulis at mabubulok siya sa kulungan. Hindi ito nagustuhan ni Guy kaya hinawakan niya ang dalaga at nagsimula silang mag-away. Habang nagpupumiglas, aksidenteng nasira ni Jennifer ang susi ng elevator. Patuloy silang nag-aaway at napatumba niya ang lalaki gamit ang kanyang sapatos. Natakot si Jennifer na baka napatay niya si Guy kaya nilapitan niya ang lalaki para tingnan siya, ngunit bigla itong nagising at pinatumba siya. Ngayon, pareho na silang walang malay sa elevator. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Jennifer at nakitang may malay na ang lalaki. Tinanong niya si Guy kung bakit niya ito ginawa, at ikinatwira ng lalaki na gusto niya lang makasama si Jennifer ng buong weekend para makabuo sila ng buong bagong relasyon. Pinaalam ni Jennifer na hindi siya makakatakas dahil tiyak na may darating na magpapalabas sa kanila. Sa kasamaang palad, kinuha ni Guy ang lahat ng shift para sa weekend na yon at hindi papasok ang dalawa pang gwardya hanggang sa matapos ang extended weekend na matatapos sa Martes. Tinanong ni Jennifer kung ano ang kanyang gagawin at sinabi ni Guy na mas gugustuhin niyang patayin siya kaysa bumalik sa bilangguan. Sinabi ni Guy na hindi niya pinilit si Jennifer na gawin ang kahit na ano, ngunit sumagot si Jennifer na dinukot siya ni Guy. Dahil dito, muling nagalit ang baliw na lalaki. Nang kumalma na siya, binuksan niya ang regalong binili ni Jennifer para sa dati niyang kasintahan. Nakita niya ang isang magarang damit at isang box sa loob ng bag. Isinuot ng lalaki ang damit at inutusan si Jennifer na buksan ang natitirang bahagi ng regalo. Binuksan ni Jennifer ang box at nakita ang mga tabako na merong mga tools gaya ng cigar scissor at lighter. Sinindihan niya ang tabako at sinabihan si Jennifer na babalikan sana siya ng kanyang ex dahil sobrang ganda ng kanyang regalo. Maya-maya, humingi ng paumanhin ang lalaki kay Jennifer dahil sa ginawa niyang pananakot at tinanong siya kung maaari na silang mag-ayos. Nagkomento ang lalaki sa travel ad na nagpe-play sa elevator at sinabi kay Jennifer na balang araw ay dadalhin niya sa resort na nasa ad ang dalaga. Naiinis siya sa hindi gumaganang neon light ng elevator, kaya sinira niya ito gamit ang thermos ni Jennifer. Kalaunan, naisip ni Guy na maaari niyang alisin ang isa sa mga ceiling panels at doon sila makakalabas ng elevator. Habang binubuksan niya ito gamit ang thermos, tumayo si Jennifer sa tabi niya. Hiniling niya kay Jennifer na tulungan siyang makaakyat at nangakong babalik siya para sa kanya. Gayunpaman, naisip ni Jennifer na mas madali kung siya na lang ang aakyat dahil magaan lang ang kanyang timbang. Umakyat siya sa balikat ng lalaki at lumabas na ng elevator. Sinabi ni Guy kung nasaan ang hagdan at ang pinto at naging masaya dahil pareho na silang makakalabas ng gusali. Lumingon si Jennifer at binigyan siya ng middle finger na sobrang kinagalit ng lalaki. Habang umaakyat sa hagdan ang dalaga, nakahanap ng paraan si Guy para makalabas din ng elevator. Itinali niya ang dalawang piraso ng damit at inihagis ito sa elevator beam.
Mabilis na kumikilos si Jennifer patungo sa pinto habang ang lalaki naman ay nagsimula ng umakyat. Sinabihan niya ang dalaga na kailangan niya ng magmadali dahil mamamatay na siya ngayon. Kalaunan, nakarating si Jennifer sa pinto ngunit naabutan siya ni Guy at papalapit na ito sa kanya. Binuksan ni Jennifer ang pinto at sumigaw ng tulong, ngunit biglang hinawakan ni Guy ang kanyang paa at pareho silang nahulog pabalik sa elevator. Sa puntong ito, pareho silang nawalan ng malay. Nang naunang nagising si Jennifer, nakita niya ang fire sprinkler at umisip ng bagong plano para makalabas siya. Sinubukan niyang i-activate ang fire alarm sa pamamagitan ng pagsisindi ng tabako, ngunit nang hindi ito gumana, gumawa siya ng isang maliit na apoy. Habang napupuno ng usok ang elevator, biglang nagising ang lalaki at sinipan niya ito, dahilan para mabali ang kanyang ilong. Nagtagumpay si Jennifer sa pagpigil sa kanya gamit ang isang piraso ng damit. Nagbanta si Jennifer na sasaktan niya talaga si Guy, at inutusan siyang ipagtapat ang lahat ng ginawa niya sa kanya. Binuksan niya ang kamera ng kanyang phone at kinunan ang sarili, at ipinaliwanag kung ano ang alam niya tungkol sa nangyari. Ihinarap niya ang kamera sa lalaki at tinanong ang tunay niyang pangalan. Sinabi ng lalaki na ang pangalan niya ay John Dickens, at inamin ni John na sinadya niyang makulong sila sa elevator. Siya din ang nagukit ng drawing sa dingding, at noong Biyernes, ginamit niya ang susi para pahintuin ang elevator habang hindi nakatingin si Jennifer. Paulit-ulit siyang tinatanong ng dalaga, kaya ipinagtapat niya ang lahat sa kamera, mula sa paghampas ng ulo ng dalaga sa sahig hanggang sa paghagis sa kanya sa dingding. Tinanong siya ni Jennifer kung bakit, at sumagot si John na gusto niya lang makipag-date sa kanya. Kung yayayain niya kasi ng normal si Jennifer, siguradong tatanggihan lang siya nito. Hindi pa rin naiintindihan ni Jennifer kung bakit siya ang pinili ni John, at ang tanging sagot nito ay alam niyang magiging masaya siya sa dalaga. Dumating ang Lunes at nakakulong pa rin sila. Nang gabing yun, ang isa sa mga security guard na si Eddie ay dinala ang kanyang bagong kasintahan sa gusali upang ipakita sa kanya ang rooftop. Pagpasok nila sa loob, hinanap niya si John at nang hindi niya ito makita, tiningnan niya ang security monitor. Nakita ni Eddie sina John at Jennifer na nakakulong sa elevator at ginising silang dalawa. Nakiusap si Jennifer na palabasin sila doon at sinabi ni Eddie na bababa siya at ilalabas silang dalawa, habang ang kanyang kasintahan ay natutulog sa sofa. Tumakbo si Eddie papunta sa elevator at binuksan ang pinto gamit ang crowbar. Gustong lumabas ni Jennifer ngunit sinabi ni Eddie na kailangan niya munang ganap na mabuksan ang pinto at lumayo muna doon. Nang hindi inaasahan, bigla siyang pinatumba ni John. Sinabihan niya si Eddie na nasa loob siya at ibinigay niya kay John ang dala niyang susi. Sinabi sa kanya ni John na hindi ito gumagana, at sumagot si Eddie na aakyat siya upang tulungan sila. Nastock siya sa elevator at nakita ang nangyari sa loob, ngunit biglang pinaandar ni John ang elevator at nahati ang katawan ng security guard. Muli niyang ni-knockout si Jennifer, dinala siya sa parking lot, at inilagay siya sa trunk ng kanyang sasakyan. Bumalik si John sa gusali at itinapon ang katawan ni Eddie at ang kanyang mga damit. Matapos linisin ang kanyang sarili, nagsuot siya ng bagong uniforme at naglagay ng tabako sa kanyang bulsa. Nang makarating si John sa front desk, binura niya ang lahat ng mga video mula sa security camera. Nagising ang kasintahan ni Eddie ngunit pinatay din siya ni John at itinapon ang kanyang katawan sa elevator shaft. Sumakay si John sa kanyang sasakyan at dinala si Jennifer sa isang liblib na lugar upang itapon ang kanyang katawan. Bilang paghahanda, nagbuhos siya ng gasolina sa isang dumpster. Bago niya buksan ang trunk ng sasakyan, sinabi ni John na gusto pa rin niya si Jennifer at nakakalungkot na hindi na sila pwedeng magsama. Nagkunwaring patay na si Jennifer at nang pumunta si John sa dumpster, pinukpok siya sa ulo ni Jennifer. Agad siyang sumakay sa sasakyan at nagsimulang magmaneho, ngunit bigla siyang huminto nang makita ang isang nakasinding tabako sa tray. Sinimulang paandarin paatras ni Jennifer ang sasakyan at ibinangga sa takot na si John. Lumabas ng sasakyan si Jennifer at nakita si John sa loob ng basurahan. Sinindihan ni Jennifer ang isang tabako at pagkatapos ay itinapon ang nakasinding upos sa basurahan na naging sanhi ng pagkasunog ng buhay ni John. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.